Mga kapobre, nandito tayo sa Firebird Display Center. Papasilip natin sa inyo yung mga owner jeep ni Bossing. Ito ang kanyang telephone number para sa detalye. Para sa presyon ay tawagan nyo lang ang telephone number ni Bossing, ang may-ari ng Firebird Display Center, si Sir Richard. Siya po ang makakapagbigay ng mga presyon dito sa mga owner. Papakita natin ngayong araw, especially itong 4x4 na Wrangler. Ngayon, nagbabalik tayo rito sa Firebird Display Center. So, ito, bubukod natin yung vlog nito. Panoorin nyo lang po. Dito muna tayo sa FPJ Victory Type. Ayan, ang kinis nito. Oh. Pure stainless. Ayan, oh. Bigfoot. Ang laki ng gulong. Anong rim kaya ito? Ayan, ang ganda nito. Oh. Kinis. Bagong-bago yung gulong, tsaka yung mags. Ayan, ito ay naka-box type. Tapos yung kanyang bumper. Ayan, oh. Simple-simple. Simpleng-simple pero rock ang bumper. Ganda. Ulitan natin mga bossing. Ayan, pakitawagan nila ang telephone number or PM send kayo kay Sir Richard sa kanyang Facebook account, Firebird Display Center. Ayan, kinis. Puro stainless mga kapobre. Ayan, meron siyang handbrake. Bago ang shift knob. Ayan, stainless din yung mga apakan natin. Ito, bago rin yan. Ayan naman ang manibela natin. Ayan, karniwan. Wala talagang dashboard. Tapos ito yung mga upuan natin. Kompleto sa seat belt. Ayan, naka Victory type. So, ito naman yung flooring niya. Ayan, bagong poster din to mga kapobre. Ito, bago rin to. Ito yung nasukat ay, ano ba to? 247 by 70 rim 16. Ah, malapad lang yung gulong. Kasi pag tinignan mo, akala mo, ang laki-laki ng gulong. Tsaka yung mags. Rim 16 lang pala mga kapobre. Ang chassis naman ay pinturado. Mapangilalim lahat. Ayan, naka double bar. Stainless ang double bar. Pati yung shock niya, ayan, stainless na rin. Ayan, yung makina ay Isuzu. Ayan, may takip yung radiator. Ayan mga kapobre. Ayan naman ang kanyang busina. Air filter. Ayan naman ang hydrovac. Malapad ang hydrovac. Ayan yung battery. Ayan, dami pang unit dito mga kapobre. Ito stainless din oh. Ayan, kakaiba din yung style nito. Ang ganda pala pagka ano, halong matte black tsaka stainless. Ayan, parang may aircon ito. Silipin natin. Wala kasi nag-a-assist sa atin. Nakalock. Nakalock siya. May aircon mga kapobre. Meron. Ayun. May nagpapanap sa akin na may aircon. May nagtatanong sa Facebook. Ito, ganda oh. Swak na swak to. Ayun oh. Kinis. Ayun. Dito naman sa unahan ay naka-GP type ang windshield. Kakaiba din yung pagkagawa nito. Maganda. Astig din. Tignan natin baka bukas. Ayun, nakalock talaga. Silipin lang natin sa loob. Bagong upholstery. Eh, meron siyang handbrake. Ito naman yung gulong natin, puro stud. Ayan, ang sukat 185 by rim 14. Ayan, bagong gulong. Apat. Bago lahat. Ito naman yung ating pangilalim.
Ayan, pinturado lahat ng pangilalim. Ayan, magaganda rin ng mga unit dito sa Firebird ngayon. Pagandaan yata ng mga gawa, paligsahan. Ito, simple lang pero ganda rin, oh. Ayan, Toyota 4K yung makina. Ayan, maiksi lang tong owner na to. Bago rin yung mga gulong. Maporma din to. Ayan, naka-four stud. Ayan, rim 15 lang mga kapobre. Ay, mga upuan naman niya ay bagong upholstery at kulay black. Ayan, GP type din. Bagong windshield. Stainless ang windshield. Silipin natin. Ayan, meron din siyang handbrake. Ayan, ang kagandahan niya. May mga handbrake yung mga unit natin. Ayan, walang dashboard. Kaya may upuan sa ating likuran. Ayan, wala siyang sounds. Ito naman ay may carrier. Stainless. Ayan, galvanized yung ating siding. Pero ito, oh, stainless na. Ayan, stepboard natin. Ayan, kakaiba din yung ano nito, maganda rin style niya. Dito may mga unit pa tayo. Ito, may aircon, yung naghanap ng nagsabi sa akin na ano, close type, ayan. Maliit lang to. Tented yung salamin. Maporma din. Pinturado ang bubong at siding. Tingnan natin. Ayan yung fiber ng kanyang bubong. Ganda. Ayan nga lang, against the light tayo. Ay, stainless yung mga pangilalim na ito. U-bolt, double bar, stabilizer, stainless. Ayan, dami pa unit dito mga idol. Meron na rin siyang carrier, oh. Ayan, silipin natin. Ayan, aircon. Sana bago yung aircon. Ayan, bango. Bago to mga idol, oh. Ganda, may handbrake. Ayan. Ayan naman yung ating dashboard. Ito yung manibela. Ayan, meron tong stereo. Tingnan natin dito sa likod. Ayan, yung mga naghanap dyan, may aircon, ito na ang ating unit na maliit. Ito naman nakatabi niya, oh, binaluta na. Ayan, parang ingat na ingat yung mayari na ito. So ganun talaga. Kapag gusto mo makinis yung unit, iingatan mo talaga bago may benta. Ganda nito. Kinis. Ayan, oh. Silipin lang natin ng bagya. Ay, pakita, bagong-bago yung windshield na ito. Ayun. Antropal lang din. Silipin na natin.
Ayan, may antena. Bagong-bago. Ayan, ang ating unit ay GP type. Bagong upholstery. Kinis ng loob, pati labas. Ay, mga pangilalim niya, mga bakal lang din. Naka center post. Ito ay naka pure stud, bago mga gulong. Ayan ang sukat ng gulong natin, rim 15. Kaya ulit natin sa presyuan ay PM send na lang kay Sir Richard sa kanyang Facebook account at ang kanyang telephone number. Ayan, ang kanyang Facebook account ay Firebird Display Center. Bacoor pala ito. Tia Maria Subdivision, Bacoor, Cavite. Ayan, nasilip natin, mayroong handbrake at mayroong sounds. Ayan, makinis yung loob. Kinis, pinturado. Bagong upholstery. Kompleto sa seatbelt. May dashboard. Ayan, unique din yung dashboard niya. Ayan naman yung bumper. Ang ganda rin ng bumper nito. Ayan, ganda ng pagkagawa. Ayan na nga, pagandahan ang gawa rito ngayon sa Imus, Cavite. Ayan din yung isang unit natin, Toyota 4K. Ayan, marami pa unit dito. Pasilip na lang natin muna. Ayan, Mazda RF. Ito ay double cab. Ayan, medyo mahaba ito. Luwag na loob. Ayan, kasya yung mga... Ilan ba yung kasya rito? Mga pito yata ang kasya. May kargaan pa sa likod eh. Ayan, stainless to mga kapobre. May carrier na rin. Ayan. Naka-backstay pala ito. Tignan natin dito sa likod. Ay, stainless yung loob oh. Oh. Ayun, wala yatang handbrake ito. Ayan, meron siyang stereo. Tapos malapad ang kanyang dashboard na kakaiba din. Kaya nga ang ano dito, lima sa loob, sa likod. Kung medyo maliliit lang. Bali, pito. Ito naman, ang ating kargahan. Ayan, tailgate. Ang pinto. Purong-purong stainless to, mga kapobre. Ayan, mga pangnegosyo natin, mga kapobre. Bago mga gulong na ito. Ayan, meron naman pala sila ritong ano, hammer na double cup, may aircon. Ayan, no? Haba na ito. Ito, yung kagaya yata nito, yung nabili nung nakaraang taon. Ayan, dami pa unit dito. Ayan, pasilip lang muna tayo mga kapobre. Sa susunod ay, ano, kukunin natin yung mga presyuan kung ibibigay sa atin. Ayan, marketing strategy kasi yan mga kapobre. Kaya hindi sa atin binigay yung mga presyuan. Ito, oh, ganda rin ito. Ayan, single cab. Ayan, oh. Para siyang karatig. Ganda. Purong stainless. Ano ba itong makina na ito?
Eh, yung mga ganito sa ano, nauubos na. Mga ganitong itsura or design. Nauubos na dun sa may natin display center. Kila ano ba 'yon? Kila Gold Wings, ayun. Dami nito dati kila Gold Wings, pero naubos na. Nabenta na lahat. Ayan ang hardtop natin. May carrier din na stainless. Yung hardtop natin, ito bali galvanized to. Ito yung stainless. Sorelas. Ayan. Yan yata yung Sorelas. Ito ay GP type. Ayan. Isuzu C190 yung makina. Dito naman tayo sa kabila. Hindi ko lang alam kung anong makina na ito. Ayan. Anto, double cab na kasing haba lang tong dalawa. Ito medyo mahaba to. Ayan, marami pa na ito, double cab na naman. Isuzu C240 makina. Ayan, galvanized yung flooring. Stainless body. Ayan, Sorelas stainless. Stainless yung carrier. Ito, galvanized, pinturado. Yan ay naka 6 stud. Bagong upholstery yung loob. Ito naman, naka tailgate tayo mga kapobre. Karniwa naman, tailgate talaga. Ito, salamin na to. Ayan, maganda rin yung loob. Ayan, meron pa dun dalawa. Ayan, dito naman tayo. Double cab din to. Isuzu C240. Ayan, naka 5 stud, bago mga gulong. Stainless, puro. Pati flooring, stainless. Ayan, luwag ng loob na ito. Ayan oh. May stereo. Ayan ang manibela Momo. Ayan din ang dashboard, stainless. At meron ding handbrake. Ayan, bagong upholstery ang mga upuan. Kompleto sa seatbelt. Ayan, stainless yung ating bubong. Ayan, stainless din yung carrier nito. Ayan ang ating mga unit mga kapobre. Ito 4x4 din to, off-road. Ayan, may ano rin to, may aircon. May ladder na stainless oh. Ayan, nabubuksan dito sa likod. Tingnan natin. Uy, bigat. Ayan, maluwag ang loob, kargaan. Bigat pala nun. Ayan, fiber ang kanyang bubong. Tented mga salamin. Fiber.
Ayan, dual pala to. Ayan ang dashboard. May handbrake to mga kapobre. Bagong upholstery mga upuan. Bago, bagong bago. Pati mga to. Ito, mga bago rin to. May mga down-down nga lang. Okay, maganda. Dito naman tayo sa isang Wrangler mga kapobre. Laki din ang gulong nito. Ayan, naka 5 stud. Ang gulong ay naka 6 stud. Ang ganda rin ng kanyang rim. Lapad ng gulong, oh. Ayan, bagong-bago yung gulong. 33x12.50. Rim 15. Ayan. Ayan naman yung kanyang bumper. Stainless yung bumper. Ayan yung mga Wrangler natin ay may mga aircon. Wrangler. Ayan, stainless na yung kanyang bubong. Ayan o. Oh. Yung hardtop natin. Ganda na mga ilaw nito. Maporma. Bagong pintura. Bagong mga gulong. Bago yung mga mags. Ayan, maporma. Ganda nito mga kapobre o. Oh. Meron siyang wings. Ayan, ganda ng mga ilaw. Ayan, mas napoporman ako dito. Mas astig to tignan. Stainless na to, mga tubo na nilagay dito. Ayan, no? Ganda. Ayan, bago rin yung kanyang reserbang gulong. Ayan, turbo pala ito. May reserve na siyang tangke ng gasolina. Ayan, naka-coil spring pala ito. Rim 15, 33x12.50. Lahat ng pangilalim pinturado. So ayan muna ang ating mga unit mga kapobre. So sana sa susunod natin vlog ay ipa sabihin sa atin yung presyuhan ni Sir Richard. Salamat sa panonood. Ayun, pasensyahan niyo na ang ating video. Sa susunod ay gaganda natin. Babawi tayo sa inyo. Thank you for watching.